Second good news. Okay. Naalala niyo yung ano, pabahay ni PBBM? O baka nakalimutan niyo na. Meron kasi siyang project na by the end of his term, kailangan, ang goal niya ay makapagpamigay ng 6 million houses. And that's ano, that's a very lofty goal. Masyadong mataas yun, mga kutsir. Diba? Ang hirap nun. Ang hirap nun. 6 million houses. Ipapamigay. Ang hirap nun, mga kutsir. But, update today, meron na hong ipinamigay na may narang mga nauna ng ipinamigay. Okay. So, ito, titignan natin ngayon yung mga naipamigay na. Ito yung sinabi ng balita. Good news number 2. PBBM urges housing beneficiaries to take care of new home. So, nakapagpamigay na nga ng bahay si PBBM. Although, mga kutsero, given the very big task, malaki yung task eh. I mean, 1 million per year. I think they shot themselves themselves in the foot doon sa ano sa proyekto na yan. But let's see. Kasi this is already the second papunta na tayo ng ano, second year. So PBBM urges housing beneficiaries to take care of new homes. So nakapamigay na sila, nagbigay pa na sila today ng mga bagong bahay. President Ferdinand Marcos Jr. urged the beneficiaries of the government housing projects to maintain order and prosperity within the community as he inaugurated 6 out of 9 buildings in phase 1 of the Ciudad Kaunlaran housing project in Cavite. Yan. So 6 out of 9 ipinamigay na ni PBBM, sinabi niya. In a speech on Friday, Marcos told housing beneficiaries to make good use of their new home to ensure a better future for their families and loved ones. So sabi, I encourage our beneficiaries to strengthen their collaboration with our government to maintain order and prosperity in the community we belong. So nakapamigay na, no? Let's hope na magtuloy-tuloy, di ba? I call on all beneficiaries to use this blessing to improve your lives and ensure a bright future for yourselves and your families. Papakinggan natin yung speech ni Presidente dito. Ito siya. Ngayon lamang ay malugod ko pong binabati ang mga mahigit na 600 beneficiaryong kasama natin. 600. Para sa sinayaan ang amin na Siam Nabgusali ng Phase 1 ng Ciudad Kaunlaran Housing Project. Ang Ciudad Kaunlaran Phase 1 ay binubuo ng siyam na low-rise na building kagaya nitong nakikita natin na natapos na, na may 5 palapag. Aabot sa 540 pamilya ang mabibiyayaan ng mga pabahay na ito. Hinihikayat ko po ang ating mga benepisyaryo na pagtibayin ang pakikipagtulungan sa ating pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at kasaganahan sa komunidad ng ating binubuo. Sa tulong at pakikipag-ugnayan ng DHSUD sa pamumuno ni Secretary Jerry Acuzar, ay ito'y tuloy-tuloy at hindi namin titigilan. Tunay nga po na ang ating paggalo sa mahahalagang okasyon na tulad nito ay sumisimbolo ng aking pangako sa sambayanan na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng bagong bahay tungo sa bagong buhay. Yun. Yun ang sabi. Marcos emphasized the project's significance in addressing housing needs and supporting relocation efforts for residents impacted by the Manila Bay Rehab Project. So yun. Ang pinamigay kanina, mga kutsero, ay 540 houses pala, sorry. And the project aims to address the housing needs of Cavite residents affected by the Supreme Court's writ of continuing mandamo sa Manila Bay Rehab. Ito siya sabi ko sa inyo nakaraan, no, yung mga nag-comment tungkol sa Manila Bay, yung sinabi ko yung achievement ba yung ano, yung Manila Bay, yung sa Dolomite.
Para sa akin hindi masyado kasi mandamos yun eh. Kumbaga, bago pa ano, bago pa umupo si Digong, eh nandiyan na yan. Although na-utilize ba yung ano? Nagagamit ba yung tawag dito, yung Dolomite Beach for na ano, na pinagkakakitaan siya ng gobyerno. Parang hindi yata. Parang ano lang yata yun, no? For well, health and wellness lang. Naalala ko na ano eh, parang binatigos din yun eh, yung wellness aspect daw, for mental health. Anyway, so we expedited their location to new homes that are safe, high quality, comfortable, and equipped with proper amenities. Tapos nag-groundbreaking na rin sila kanina para dun sa phase 2, para naman sa dagdag na 120 families. Tapos, ano na ba yung accomplishment ng DHSUD natin? He lauded the NHA's accomplishments in 2023, constructing over 80,000 houses nationwide. Makagawa na pala ng 80,000. Makagawa na pala ng 80,000, mga kutsero. And distributing over 700 million pesos for disaster relief housing through the Emergency Housing Assistance Program, so EHAP. Our presence in events like this still symbolizes our commitment to the nation to improve the quality of life for every Filipino through new homes leading to a new life. Yun ang sinabi. Parang kulang to numbers na to. Parang hindi ako naniniwala na yan lang yun. Wait, tingnan nga natin. Parang nakukulangan ako dun sa ano, sa numero na binigay ni BBM. Parang hindi, parang may kulang. Okay. Ah, meron pa palang iba. Sabi na may iba pa eh. Hindi kompleto yung data pa eh. Kasi ito, yung sa Sinendicate, meron pang isa noong 2022 naman sa Paete. Nakapagpamigay na rin ng mga bahay si PBBM. Kahit natin, syempre. Para masakit sa mata ng mga Balahurang, Duterte Balahura supporters. Ayan. So, Laguna's Paete Town is the first recipient of PBBM's pambansang pabahay. Yun. Tapos, ang nakakuha dito are 350 houses na yung naipamigay dito sa Paete. So, parang kulang nga eh. Hindi ako convinced doon na yun lang yun eh. Parang may kulang talaga eh. Ah, marami na pala napabigay. Hindi pinabalita ito kung marami nang nakipamigay. Kasi masyado maliit eh. Masyado maliit yung mga 350 lang. Tapos ito, 540, 520. Parang masyado maliit para sa akin. Na dalawang taon lang, yun lang. PCO, galaw-galaw. Correct. social media ng PCO, do your job. My goodness. Problem. Kami pa pinaghahanap nyo ng impormasyon. Dapat sa inyo nanggagaling to. Ito si, sabi na kulang eh. 30,000 na pala yung naipamigay eh. 30,000 mahigit na. 30,000 as of December 2022. Natapos na yung December 2023. So marami na naipamigay. Ito, nakalipas na taon, mahigit 148,000 na kabahayan at mahigit 30,000 mga certificates of eligibility of lot award ang naipamahagi sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, marami-rami na pala. Marami-rami na. Kita nyo naman to. Hindi kayo, PCO, huwag kayong umasa sa mainstream media. Hindi kayo ibabalita noon. Hindi kayo ibabalita noon, PCO. Huwag kayong umasa sa mainstream media. Social media ng PCO, gumalaw-galaw ka dyan. Diyos ko. Hindi porke kakapanganak mo pa lang, eh, wala nang gagawin. Mahina to PCO ni Presidente. Kayo, PCO, galing-galingan nyo pa. Kulang pa kayo. Magdadalawang taon na si Presidente, hindi pa rin kayo umaayos. Diyos ko. My goodness. Diba? Anyway, trabaho nila to eh.
Hindi mo lang sila makapaglabas ng dissenting info campaign. Anyway, babaeng ahas, joke. Ay, nako, Diyos ko. Kung alam nyo lang yung mga kwento na alam ko dyan sa loob, tataas na lang kilay niyo. Kaya yan. But anyway, going back sa good news, congratulations sa admin. Yun naman yung importante dyan eh. Alam nyo, again, makakotsero, at the end of the day, kasi syempre sasabihin ng mga kontra ay PBB. Akala ko ba, 1M houses per year, etc., etc., what have you. Alam nyo, ulitin ko na lang yung time. Ulitin ko na lang yung sasabihin ko. Dati ko na palang sinasabi. Ulitin ko na lang. Una, hindi ba kayo happy na meron na mga tao na nabigyan, mga homeless, mga squammy, na binigyan na ng tahanan. Di ba? Pero na naman kasimple yun eh. Matuwa na lang tayo na may ganun. Ayan, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe to our Coach Jared YouTube channel. And follow rin po tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. But again, mga kuchero, I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you and see you next time, guys. Bye!